Apo, welcome home! Namiss ka namin! Hindi mo raw gusto mga pagkain sa ospital? Apo, Lola. Alam mo ba, pinaluto ko lahat ng paborito mo. Huwag ka mag-alala, kakainin mo lahat ngayong gabi. Salamat po, Lola. Alam niyo po, Lola, masayang-masaya ako na nakauwi na po ako. Nandito po kayo. Oo. Magkasama na po ulit kami ni Santina. Aba, oo naman. Hi, Ephraim. Welcome back. You have every right to stay mad at me. I understand that. Hindi ko naman kayo pipilitin na Santina na patawarin ako kaagad. But I'll prove to the both of you na nagbago na talaga ako. I just hope that in time, you'll find in your hearts na mapatawad ako at mawin ko ulit yung trust niyo. Santina, upo ka na. Upo ka na. Okay na yan. Thank you, ha. Ayan. Ako na. Eh, na. Dapat nga hindi ka na nag-abala, eh. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Alam mo, kalimutan mo na yan. Mahalaga, kasama pa rin tayo. Alam mo, nung kinukumbulsyon ka sa ospital, sobrang nag-alala talaga ako. Akala ko, oras mo na eh. Akala ko huling beses na kita makasama. Hindi kita kayang iwan, Santina. Gusto pa kita makasama ng matagal na panahon. Gusto pang magkapamilya tayo. Hindi pa ako pwede mamatay dahil hindi ko pa natutupad ang pangako ko kay Glenda. Pangako? Yung di pa ako nagkakamali sa ospital. Nagpakita sa akin si Glenda. Ipinangako ko sa kanya na mabibigyan ko ng hustisya yung pagkamatay niya. Hayaan mo. Tutulungan kitang mahanap yung kriminal na yon. Kagaya ng pagtulong mo sa akin nung sa paghanap kay tatay. Kailan ko bang pwede makausap yung tatay mo? Kailangan kong makausap siya para malinis yung imahe ko sa kanya. Gusto kong makampante siya na malinis ang intensyon ko sa'yo at hindi kita lulukohin. Mahiyaan kasi si tatay eh. Pero sige, susubukan ko. Gagawa ko ng paraan.